guys, welcome back to my channel. Ano-ano po ba ang inihahain po ninyo tuwing bagong taon para po tayo ay makaakit ng swerte, tagumpay sa ating buhay? Alam niyo po ba na dapat po yan ay pinaghahandaan? Huwag niyo po yan babaliwalain. Ngayong bagong taon ay kailangan salubungin natin siya at kumpleto buong detalye para po ngayong pagsapit ng 2020 ay makamit natin ang matagal na natin pinapangarap. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Dahil sa ako nga po ay napakahilig sa mga pampaswerte, kaya ako nga po ay naka-ready na sa mga ganyan sitwasyon at talagang pinaghahandaan ko po yan dahil para sa akin, yan po ay isa sa mga or number one na kailangan paghandaan po natin ang pagsalubong ng 2020 kada magbabagong taon. Kasi kung ano pong ginawa nyo ng 2020, halimbawa alas 12 ng 2020, January 1, kapag kung anong inyong ginawa dyan, yun ang or ang inyong inihayain, kasaganahan, or mga ritual na inyong mga ginagawa sa inyo, or malinis ang inyong tahanan, yan po yung mga pinaka-importante, or kung ano-ano ang mga pinagsasabi po ninyo sa inyong tahanan, yan po ay nagre-reflect sa buong taon ng inyong buhay. Kung kayo po ay naniniwala sa ganyan. Ngayon po, ako po ay bumili. At ito po ay lagi kong ginagawa dahil noon, inilibre lang ako ng aking kapatid. At nung nagpunta po sila sa SNR, pero ito po hindi ko sinasabing sa SNR nyo lang po ito mabibili. Dahil marami pong ganito sa may palengke, mura lamang. Kaya lamang, dahil yung sa palengke nyo bibilin, ay kumbaga hindi masarap, hindi nyo rin makakain, pan-display nyo lamang. Pero yung sa SNR, parang 500 pesos siya, pero napakalaki. Pero napakasarap ng tsokolate. Kaya kung ako po sa inyo, ay kung kayo makakapunta dyan, ay mainam, dun po kayo bumili. Kagaya po nitong aking ipapakita sa inyo. Yan. Ngayon ko lang po muli siya binuksan. At ito nga po yung balat. Tinry ko muli siyang tikman, baka po nagbago ng lasa. Ito po ay nagdadala ng swerte sa atin. Kaya ako po sa inyo, ay bumili po kayo ng ganito. Marami pong ganito sa palengke. Pero hindi ito. Kasi ito po, made in US. At napakasarap po niya. Mga style lasahan po niya ay mas masarap pa sa Cadbury. Ayan o, Liberty. Made in USA chocolate na napakasarap. Tingnan niyo po, ano lalaki, di ba? Ngayon, kapag po tayo napadpad doon, pero hindi pa ako nangangako, ako po ay mamimigay din ng ganito. Halagang 500 po ito, gantong kalaki siya. Napakalaki. At talagang matutuwa kung sino kakain dahil napakasarap talaga. Alam niyo po ba itong gold? Kaya di ba sabi ko sa inyo, ang gold ay symbol of wealth, tapos bilog, symbol of money. Kaya sinasabi po sa mga Chinese na ito kung ganito ay nagdadala ng swerte. Dahil nga ang gold ay wealth, tapos ang bilog-bilog ay swerte dahil yun daw ay symbol ng mga coins. Ngayon, kung kayo po ay mapapadpad sa may binondo, marami po kayong makikita na mga iba't ibang disenyo po nitong ating chocolate. Pero hindi po masarap. Yan, nabusog ako. Hindi po, kumbaga, hindi nyo makakain siya, hindi nyo siya mai-enjoy. Pero ito, baka isipin nyo po, sponsor ko to, ay hindi. Kumbaga, ako'y natutuwa lamang dahil alam nyo po, napakadami niya. Tapos, 500 pesos, imagine nyo, ganito kadami, napakadami, sulit na sulit ang 500. Parang 499 siya, sulit na sulit yung 500 pesos ninyo. Dahil magsasawa naman dito ang inyong anak dahil saksakan ng sarap ang lasa. At ito po ay saan po ito dapat inilalagay? Siyempre, ilalagay po natin ito sa ating pong hapagkainan. Doon po natin siya ilalagay, tapos mainam ay dahil sa bilog-bilog po siya. Kaya instead po na pera ang ilagay po ninyo sa may bigas at itutusok nyo doon sa inyo pong bigas, di ba? Kadalasan po pag bagong taon, yung bigas tinutusukan nyo ng mga coins, di ba?
Ngayon, ang itutusok nyo ay chocolate. Yung pong may coins, doon nyo po iaalay sa may altar. Kasi pera po yan. Malas po naglalagay ng pera sa ibabaw ng lamesa. Kamalasan po yan. Kaya kung kayo ay magbibilang ng pera, ay wag na wag kayong magbibilang sa inyong lamesa sa hapagkainan. Magbilang po kayo siguro doon sa kama, habang kayo bago matulog, bilangin nyo inyong pera, or kaya po wag din sa sahig, ha? Wag po kayong magbibilang sa sahig, wag din po kayong magbibilang sa lamesa ng hapagkainan, dahil yan po ay nagdadala ng kamalasan. Parang isipin nyo mabuti, kahit anong kayod ninyo sa wala't wala, naisip nyo po ba yun na kayo po eh napakasipag naman tao, pero nagtataka ba po kayo bakit po wala't wala din kahit gaano kayo kasipag? Dahil nga po, gumagawa kayo ng mga ganong pamamaraan, kaya po instead na maakit yung swerte ay lumalayo, at instead na swerte ay kamalasan ang dumarating po sa inyo. Marami na akong kakilalang ganyan. Siya po ay meron po siyang tinda na tawag dyan, merienda tuwing hapon. Nagtitinda po siya ng banana cue. Nagtitinda rin po siya ng mga kwek-kwek. Nagtitinda rin po siya ng mga yung lumpiang sariwas, lumpiang Shanghai. Yan. At kada gabi daw, doon siya umuupo. Ang sarap pa ng pagkakaupo niya. At doon siya nagbibilang ng pera sa lamesa nila sa hapagkainan. Ano po ang naganap? Oh, ay di siya po eh, sabi po niya, kasing idading ko po siya, pero napakarami pong ugat ng kanyang kamay. At ang sabi po niya, nagkikiruta na ang kanya, syempre, banana cue. Tapos, hindi pa maiwasan na siya po ay maghugas ng pinggan. Naisip nga po niya, lagi daw sa wala't wala din, kahit magkano man ang kanyang kitain, ay wala ring ipon. Kumbaga, hirap pa rin. Hindi niya natatanaw ang kaginhawahan ng kanilang buhay, at sabi nga po niya, parang mamamatay na daw siya sa hirap. Di kasi po, mali po yung sitwasyon na inyo pong ginagawa. Dapat po kasi yan, hindi kayo dyan nagbibilang, at hindi rin po kayo nagbibilang sa sahig. Kasi ang sahig, ganun din po, halimbawa, nagbaba kayo ng bag sa inyo pong sa sahig, nagbaba kayo ng bag doon, tapos doon kayo nagbibilang ng pera. Nako, iyan po instead na dumami, yan po mabilis mauubos, at sa wala't wala din kahit anong kayod po ninyo. Kapag po laging ganyan ang inyong ginagawa, dapat po doon kayo na lang sa kama magbilang, or kaya sa sopa, doon na lang po kayo magbilang, doon nyo ilatag ang inyong pera, doon kayo magbibilang, at hindi po pwede sa hapagkainan at ganun din sa sahig. Kung kayo po ay maglalapag ng bag po ninyo sa sahig, alam nyo po ba ibig sabihin niyan? Yan po di ba, sahig, mababa. Ibig sabihin niyan, kahit anong kayod ninyo, kamalasan po ang darating sa inyo, sa wala't wala po yun. At halimbawa, nagkaroon kayo ng pera, ang mangyayari pa niyan meron kayong pagkakagastusan, may sakit si nene, or kaya meron palang babayaran sa ganito, ganun po ang mangyayari niyan. Kaya kahit anong kayod ninyo, ay sa wala't wala, mauuwi lang sa mga ganyang gastusin. Pero kung yan po ay pinagpapahalagahan nyo, halimbawa, inyong bag ay isasabit nyo sa mataas, or kaya po ipapatong nyo sa mataas na lugar, ibig sabihin, pinagpapahalagahan nyo ito, at yan po pag kayo, halimbawa, kumayod kayo at kayo sumweldo, yan po may matitira at matitira. Itry nyo po, baguhin nyo po yung sitwasyon po ng inyo po mga gawain lagi. Baguhin nyo po yan, at yan po may kaugnayan sa swerte at malas. Kaya kung ako po sa inyo, ay gawin nyo po yung mga ganyan sitwasyon na mga bawal, ay sundin nyo na kung gusto nyo po mabago ang inyong pamumuhay. At ganoon din itong ating Liberty Coins na napakasarap. Kaya kung ako po sa inyo, ay bumili na po kayo ng ganito. Parang sa ano ko lang po ito nabili. Pero sa itsura po niya, parang hindi kayo maiinggan mo. Kasi parang common na, kasi nga po sa isipan po ninyo, nakakita na kayo ng ganito sa mga bangketa, 'di ba, sa mga palengke. Pero ito po ay imported. Ayun nga po nakalagay 'yo. Tingnan niyo po itsura niya. Ito dragon. Yan, dragon. Tapos ito naman isa 2 pesos. Ayan, ayaw ko ba't yan 2 pesos nakalagay. 1945 2 pesos. Pero chocolate po yan. Instead na maglagay po kayo, at ito yung lucky flower. Lucky leaves. Ayan. Nakalagay dito, gold coins.
$27. Di ba? Ang taray. Tapos, meron pa dito eh. Ito, Liberty. Liberty. Ganito po ang inihahain sa lamesa. Parang itinuturing mo na pera. Pero hindi po siya pera. Pero ito po ay nagdadala ng swerte. Dahil marami na po kong kakilala ng mga mayayaman na napakarami pong ganito pagtungtong po ng 2020. Kaya kung ako po sa inyo, ay kung kayo ay mapapadpad sa SNR or meron kayong kakilalang papuntang SNR, magpabili po kayo ng ganito. Dahil ito po ay talagang napakasarap at magdadala pa sa inyo ng swerte at tagumpay sa inyong buhay. I-try nyo po siya ngayon darating na 2020. Kung hindi pa po kayo nakakabili ng ganito at nakakatry, hindi po tayo sponsor nito, pero kung sakasakali, charot lang, from US po ito eh, imported eh. Ayan, nakalagay dito, solid milk chocolate, flavor coins, dulces, coins, sabora, chocolate, con leche. Ayan, tingnan nyo nga po, oh. Milky candy fun, dollars. Ang bango-bango. Talagang sabi ko sa isip ko, ano kaya yung lasa nun? Parang kasi, parang, ayan, ang expiry date niya ay June 19, 2021. Kaya ako po sa inyo at kayo po ay mapapadpad doon kung gusto niyo ng pagbabago ng inyong buhay ay dahil may kaugnayan din po ito. Pero kung wala po kayo, pwede po ito sa pwede po kayong bumili sa may palengke. Ang dami po mga ganito. Yun po ay i-display ninyo sa inyo pong pagkainan dahil yan po ay nagsisimbol ng wealth at ganun din po, lalo na kasaganahan na prosperity ng buong pamilya. Kung gusto nyo pong mabago ngayong 2020 kasi matutuwa pa ang inyong, kasi mag-display kayo ng ganito tas hindi masarap, hindi rin nila makakain. Dapat po kasi makakain din natin to kasi masasayang ang pera, masasayang ang pagkakabili natin. Mura nga siya, hindi naman din nakakain, parang pan-display lang. Pero syempre, pwede na rin po yan. Noong mga daan, nagdaan taon, yan po yung ginagawa ko. Pero itong 2019, ito po aking inilagay kasi para bonggam-bongga. At ito, inilibre lang ako ng 2019 ng aking kapatid doon sa SNR. Ito yung hinirequest ko sa kanya na may sabi nga, mahal-mahal naman ng chocolate. Eh, sabi nga, bibili-bili ka pa ng ganyan, sayang. Sana ipang-ulam na lang. Sabi ko, nakakapagdala kaya yan ng swerte. At ito yung tunay namang naganap sa akin ngayong 2019. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, napakasarap po talaga. Wala akong masabi, talagang una parang hindi siya ganun, parang hindi siya yummy tingnan. Pero nung siya tinikman ko, dahil made in US, naisipan ko, imported to. Ano kayang lasa? Ay talaga namang nakakatakam. Talagang masarap. Yun lang po guys. Salamat po.